Budget meal, 20 pesos ulam naman. Ha! Let's go! Hindi nyo ba alam na marami ka nang mabibili ngayon sa 20 pesos? Mamahalin tong 20 pesos ko eh, oh. Yung lining, golden na golden. Kaya naman ito ang 20 pesos na ulam para sa'yo. Pero bago ang lahat, kayain nyo naman akong mag-ride. Namimiss ko na yung mga helmet ko na spider dito eh. Pag may mga time kayo, yayain nyo ako mag-ride sa Let's Go. So nakakating na nga ako dito sa pinakamurang palengke dito sa amin sa Antipolo. Bibili tayo ng magkakasya lang sa 20 pesos. Kaya yung mga nagtitipid dyan, ito ang lutuin nyo! So ito na nga yung hotdog na 5 piso lang noong 1998! So 12 pesos na siya ngayon, kaya bumili ako ng dalawa. Sabi ko, bawasan mo na lang ng 4 na piso yung isa. Oo yan, eh diba? Saktong 20 na yan! Tamang tingin-tingin lang ako dito sa paninda, pero meron akong nakita dito sa baba. Hindi tayo pwede lumagpas ng 20, hindi na tayo pwede bumili! Kaya naman pinulot ko na to, kasi alam ko namang madumi na to eh. Kaya naman tinanong ko na si ate kung po pwede pa ba to. Sabi ko, ate, pwede pa ba to? Babayaran ko pa ba kahit nalaglag na sa lapag? Hindi! Sa'yo na yan! Ang kapal ng mukha mo eh! So nakalibre tayo ngayon ng ingredient para sa 20 pesos natin na putahe. Kita mo yung 20 pesos na plastic na yan, diba? Ang dami! Huwag mo nang amuyin yung kapatid mo kasi lulutuin ko na yan. Hindi mo siya pwede kainin kasi kanibalism yan! Siyempre, ano pa ba gagawin natin dyan? Ilatag na yung tigbe 20 pesos na yan. Ayaw ko nang ambalatan sana eh, para masama na lang sa ulam eh, diretso na dapat. Graduate nga pala ng first sem sa ICCT Kainta, kaya naman napakalupit magluto. Tamang bidyoke lang after class. Siyempre, ready na natin yung kawali, tapos yung pinagprituhan natin ng tuyo, pwede na rin natin yung gamitin. Hindi nga kasi tayo pwede lumagpas sa 20. Ilagay na natin yung galing sa lapag na binuraot nating sibuyas. Isunod mo na rin yung hotdog na mumurahin, di ba? Haluhaluin mo lang yan, siyempre, para maging close silang dalawa. Maglagay ka na rin ng tira-tirang toyo dyan, siyempre. Di ba? Secret weapon na liquid seasoning. Pwedeng-pwede yan. Malasa yan, boy. Baka naman, mamasitas. Woo! Sa idin na rin natin yung mantika na yan. Sayang yan. Naglagay na rin ako ng ketchup. Kahit expired na yan, pwede pa yan, boy. Kita mo yan, parang hindi 20 pesos yung itsura eh, no? Ganyan na ganyan yung kulay ng mga sinusuka sa inuman eh. Nag-check ako sa rep kung meron pa akong pwedeng ilagay. Pero boom! May nakita pa akong nag-aagaw. Buhay na sili. Ihalo na kita para matapos na yung paghihirap mo. Then I check my backyard. Magtanim kasi ako kagabi eh. Sakto tumubo na yung tinanim kong siling labuyo. Magtanim na kayo ngayon para bukas meron kayong pipitasin. So ilagay mo na yan, boy. Hindi na pinapatagal yan. Tsaka yung siling na nag-aagaw buhay, ilagay mo na yan. Eto na, halu-haluin na natin. Sheesh, parang hindi 20 pesos. Sigurado mapaparami ka ng kain dito. Maanghang to eh. Montage muna natin para naman matakam yung mga manonood nating animal dyan. Pero hindi pa pala luto yung sinain ko. Kaya naman nagbukas ako ng rep kasi alam na yan. Double purpose yung niluto ko eh. Hindi lang yan pang ulam, Brad. Pampulutan din yan, boy. Siyempre, buksan na natin yan. Cook in ka natin. Yan talaga masarap na kapartner niyan, boy. So mga animal, i-testing nyo tong putahing pang 20 pesos na ulam. Actually, na yung ulam ko maghapon. Nangingiwi-ngiwi pa sa anghang. Try nyo na, 20 pesos lang yan eh. Sobrang mura, di ba? 20 lang. Oy, wag ka kumuha dyan. Gumawa ka ng sarili mong 20 pesos na ulam, ha? So yan, nagdamot ako. After nga pala ng video na to, hindi ko na alam kung saan ako matutulog. Once a day na lang pala ako kumakain dahil sa sobrang mura ng bilihin!